Narito po ang News TV Quick Response Team sa Araneta Center Bus Terminal kung saan nakikita po natin yung mga kababayan natin na pauwi ngayon sa kanilang probinsya. Kung tutusin po ay kukunti pa ito dahil sa mga susunod na araw, inaasahan natin mas lalo pang dadami at kakapal yung bilang ng mga pasahero dito sa terminal. At may mga malalayong biyahe na tayo nakita dito, yung mga patungong Davao, patungong Tacloban, Visayas at Mindanao. At ito nga po inaasahan na mas darami pa at masahaba pang pila na yan sa mga susunod na araw habang papalapit ang undas. Pero isa po sa pinakamalaking balita dito ngayong araw ay yung pagpopositibo ng umabot sa may siyam na driver na sa paggamit ng droga matapos nga po magsagawa ng random drug testing ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at yung grupo po ng mga taga LTO. At kung mapapatunayan na gumagamit po ng illegal na droga dahil kailangan pang sumailalim sa confirmatory test itong mga driver nito, ay maaari silang matanggalan ng lisensya. May live report si Chino Gaston. Chino? Yes, Jiggy. Siyam na nga ang kumpirmadong nagpositibo dyan sa pangunang testing ng LTFRB at iba pang ahensya ng gobyerno. Pero kailangan pang sumailalim sa confirmatory testing ang mga nasabing driver na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ito'y pagsisikap ng LTFRB kaakibat ng DOH, LTO at iba pang ahensya dyan sa may Araneta Bus Terminal. Kung makukumpirma ito ng DOH, sasampal sila ng reklamo ng PNP kaugnay ng illegal drug use. Matatanggalan din sila ng lisensya. Hindi pwedeng kilalanin ng mga naturang tsuper ayon na rin sa anti-illegal drugs law ng bansa. Sa ngayon, pinagbabawalan na silang bumiyahe. Urine test ang isinagawa sa Araneta Bus Terminal para matukoy ang paggamit ng mga driver ng marijuana o di kaya shabu. Ang mga insurance companies ng LTFRB ang umako sa gastusin ng nasabing testing. Sa ngayon, Jiggy, umabot na sa mahigit 100 drivers ang na-test dyan sa Araneta Bus Terminal. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Winston Hines, ito'y para mapangalagaan ang kapitanan ng mga pasahero. Naiba raw kasi ang ugali at kilos ng nakadrogang driver na maaring maging hadlang o problema sa kaligtasan ng kanilang mga pasahero. At yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Chino Gas.